Yes. Okay, magandang gabi po. Magandang Friday na naman sa bawat isa na kasama natin ngayon. Yay! Thank God it's Friday! Nagpapasalamat ka ba dahil... Masarap ang kasama. Anong lasa ng kasama, Pauline? Hindi ko pa natikman pero mukhang masarap. Yeah, masarap you. Na kasaba ang aming dessert ngayong gabi. At ngayon ay Friday na muli. Parang sasabihin na naman natin, ang bilis ng araw. Totoo naman, November 5 na. Kaway-kaway and happy birthday to Bobby. Hello, Bobby Bobby Gamboa. Okay. Yun po. At November 5 na, ilang araw na lang. Birthday ni ate, tapos pagkatapos ng birthday ng ate ko, Pasko na. Birthday ni Kay. Birthday ni Kay, tapos ang bilis lang ng panahon. Birthday ni Mateo. Oh. Ang tanong, sa bilis ba ng panahon at sa araw-araw na ginagawa natin, may naiiwan ba na mga salita ng Diyos sa buhay natin? Ikaw, Pauline. May naiiwan ba? Oo, Pauline. Meron naman. Meron naman. Ang problema po kasi, baka ang ginagawa natin, habit na lang talaga. Tapos, ibang usapan po na yung habit natin, dapat may nangyayari sa buhay natin. Kasi baka naman, tuwing 8 o'clock, bukas nga, ginagawa na lang natin entertainment yung ginagawa natin. Nanood na lang din tayo, seryosohin na po natin. Amen. Nakinig na lang din tayo, ipamuhay na natin yun. Ating mga nadidinig. Amen po ba dyan? Amen. Kaway-kaway po. Nawa, nasa magandang kalagayan ng bawat isa, katulad namin na kami ay masigla pa rin na tuwing gabi, ngayon, Friday, ang bilis lang, parang Monday lang, hello Monday, ngayon, hello Friday na po. At bukas, si Ate Dang, ang Baliana family, at sa Sunday, ang ating sumbahan. Ngayon pong gabi, aawit po tayo ng Firm Foundation. This I'm sure.
and secure. Jesus, you're my firm foundation. Put my hope in your holy word. My hope in your holy word. Your word is faithful. Your word is faithful. Mighty in power. Mighty in power. God, who made a plan. Guide us a plan. For this I'm sure. Firm foundation. Put my hope in your holy word. I put my hope in your holy word. I put my hope in your holy word. I put my hope in your holy word. Amen. Jesus is our firm foundation. At sa kanya po natin iaangkor, sa kanyang salita natin iaangkor ang ating pag-asa dito sa ating buhay. Amen? Amen ba? Amen. Kumusta naman ang kasama? Sarap. Thank you, Lord. Masarap ang aming dessert dahil mayroon kaming masarap na kasama. Sige po, ready na po ba kayo? Nakaayos na po ba ang mga upuan nyo? Upuan nyo, hihigaan nyo? O nasa dining table kayo at kumakain habang nakikinig sa salita ng Diyos, tayo po ay mag-umpisa. Pangunahan tayo ni Pauline sa ating prayer. Amen. Sige po, let's pray. Lord, maraming maraming salamat po sa gabi na muli niyo pong binigay po sa amin. Salamat po sa pagkakataon po na makarinig po muli ng salita niyo. And Lord, sana po buksan niyo po ang puso, isip at tenga po namin sa pagtanggap ng salita niyo. And Lord, sana po blessed po si Daddy sa pagtuturo niya ngayong gabi, na sana po bigyan niyo po siya ng wisdom and knowledge. And Lord, sana po marami pong makanood po ngayon para marinig po nila yung salita niyo ngayon. Just name pray, amen. 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 Thank you. Thank you, Pauline. Ano masasabi mo? Ang sarap ng kasaba. Okay. Yan po ang catchphrase natin ngayong gabi. Ang masarap na kasaba. Amen. Thank you, Lord. Salamat sa biyaya ng Panginoon. So, well, sa gabing ito, mga kapatid, gusto ko malaman kung nakakatulong ba sa inyo yung gabi-gabi nating pag-aaral ng salita ng Diyos. Meron bang naidudulot na maganda sa buhay nyo ang salita ng Panginoon? So, gusto ko pong malaman at kung pwede po, paki-share na lang. Paki-share na lang sa comment section kung paano nakakatulong sa inyo ang salita ng Diyos na pinag-aaralan natin gabi-gabi. Okay? I hope nakakatulong sa inyo. Baka naman, katulad ng sinabi ni Sister Olive, ano? Baka naman kami na ang ipinalit nyo sa probinsyano. Na kung saan parang feeling ninyo na i-entertain na lang kayo kapag kayo ay nanunood at pag kayo ay kasama namin sa 8 o'clock habit. Sana naman ay hindi lang po kayo parang nagpapalipas ng oras kung hindi meron po talagang tumatatak sa inyong mga puso, sa inyong mga isipan, yung ating ginagawa na pag-aaral ng salita ng Diyos. Sa gabing ito, gusto ko pong lubusang maging pagpapala sa inyo, yung salita ng Diyos. Alam niyo po kung anong sikreto? Kung gusto niyong lubusan kayong pagpalain ng Panginoon, ang sabi ng banal na kasulatan sa Book of James, be you doers of the word and not hearers only. Okay? Be you doers of the word. Ano bang ibig sabihin nun? Be you doers of the word and not hearers only. So, ibig sabihin nun, mga kapatid, hindi lang tayo dapat tagapakinig ng salita ng Diyos, kung hindi
isa sa buhay din natin yung salita ng Diyos. Handun po yung ganap na pagpapala ng Panginoon when you apply the Word of God sa inyong buhay. Naalala ko tuloy yung sinabi ni Pastor Rick, ano? Balak niya mag-conduct ng seminar. How to apply everything you have learned since the time you became a believer. Okay? Magkakandak daw siya ng seminar na ganun. How to apply. Okay? Kasi nga sa dami na. Can you imagine, nung tinitingnan ko po yung aking outline mula pa nung March 15, 2020 hanggang ngayon. Imagine ninyo na lang po kung ilan lesson na yung ating napag-aralan. And I hope, ilan? 1 year and almost 8 months. 1 year and 8 months. So, wow. Almost 20 months na itong ating gawain na gabi-gabi. Kaya nga, imagine nyo sa dami ng lesson, ang dalangin ko sa Panginoon, meron talagang tumatak sa puso nyo at merong ginawa na pagbabago ang Panginoon sa inyong mga salita. Kung hindi po mga kapatid, sayang. No? Sayang. Now, sa gabing ito, buksan po ninyo ang inyong mga banal na kasulatan sa Matthew chapter 7, 24 to 27. At babasahin po sa atin yan ni Sister Olive. Basahin mo sa Matthew chapter 7, 24 to 27. Okay, sabayan niyo po ako sa inyong mga Biblia. Anyone who listens to my teachings, and follows it is wise, like a person who builds a house on solid rock. Though the rain comes in torrent and the floodwaters rise and the winds beat against that house, it won't collapse because it is built on bedrock. But anyone who hears my teaching and doesn't obey it is foolish, like a person who builds a house on sand. When the rains and floods come and the winds beat against the house, it will collapse with a mighty crash. Amen. Amen. Thank you, Sister Olive. Ito pong bahagi ng kasulatan na binasa ni Sister Olive ay concluding part nung itinuro ng Panginoon yung tinatawag na Sermon on the Mount. Another title dun sa Sermon on the Mount, The Lifestyle in the Kingdom. Okay? So matapos pong ituro ng Panginoon yung paano ba mamuhay sa kaharian ng Diyos, nagbigay po siya ng hamon sa mga nakikinig sa kanya nung panahon na yon, na kung saan lahat ng mga nakikinig ay dapat tumugon, dapat mag-respond. Dapat hindi ka lang makinig ng mga aral ng Panginoon kung hindi ikaw ay dapat merong tugon. Ngayon, ang tugon natin, dalawang bagay po. Ikaw ay maaaring sumunod o sumuway o hindi mo sundin yung narinig mo. At ito po yung hamon ng ating Panginoon. Now, kung mapapansin po ninyo, ang pinag-usapan po ng Panginoon dito is all about construction. Okay? Tungkol sa pagtatayo ng building. By the way, si Jesus po ay isang carpenter. And therefore, he is a master builder. So, alam niya itong pinag-uusapan niya, alam niya itong tinuturo niya dahil siya mismo ay isang carpenter. Isa siyang master builder. Okay? Na kung saan, he knows all about construction business. Kasi nga, yun ang kanyang profession during that time. Ngayon, sa ating pong pag-aaral, hihimayin po natin itong talatang ito. At the same time,
mag-aaral tayo ng ilang mga literary device, no? Parang tinuturuan ko po kayo kung paano magbasa ng banal na kasulatan na kung saan meron kayong alam kung paano ina-analyze yung mga talata na ating binabasa. Okay? So dito, makikita natin, meron pong dalawang klase daw ng builder. Okay? Isang wise at isang foolish. So dito, makikita na natin, no? Wise and foolish builder. Alam nyo, mga kapatid, yung ginamit na illustration ng Panginoon about building, tayo po rin ay mga builder. Okay? We are all builder. Ako, builder. Oli, builder. Pauline, you are also a builder. Kayo po ay isa ring builder. Alam nyo po ba kung ano ang ating mga binibuild? Una, we are building our family. Di ba? We are building business. Okay? We are building ministry. We are also building our career. Okay? Halimbawa, si Pauline, binibuild niya yung kanyang career. Ano ang kanyang magiging future profession? Kaya siya nag-aaral. Or, we are building our reputation. Okay? We are building our reputation. But above all these things, mga kapatid, we are building the kingdom of God. Okay? Sa lahat ng ito, mga kapatid, we are building the kingdom of God. So lahat tayo bilang mga mananampalataya ay isang builder. We are building the kingdom of God. Kaya kaharian ng Panginoon. Yeah. So dito, mga kapatid, kung i-analyze po natin yung ating text, merong binabanggit dito na dalawang klaseng builder. A wise builder and a foolish builder. So sasagutin natin yung tanong na, who is the wise builder? Who is the wise builder? Now, another technique, mga kapatid, is asking the right question. Kailangan yung pagtatanong natin, yung sagot, nahan dun sa ating text na binabasa. So, ang tanong ko, who is the wise builder? Sinasagot po ba ng text yon? Sinasagot po ba ng banal na kasulatan kung sino yung maituturing na matalinong nagtatayo? Who is the wise builder? Now, ayon po sa ating Panginoon, sa kanyang itinuro, ang isang wise builder is one who listens to Jesus' teachings and follows it. Yun ang sabi dito, no? Sa verse 24. Anyone who listens to my teachings and follows it is wise. Okay? Matalino ka kung ikaw ay nakikinig ng aral na itinuturo ni Jesus at isinasabuhay mo ito. Maikukonsider ka na isang wise. Matalino ka. So, sino yung wise? Ang wise, nakikinig. At hindi lang siya nakikinig, ipinamumuhay niya yung aral na kanyang natutuan. Kaya nga, sa gabing ito, tanungin niyo yung sarili niyo, wise ba ako? Masasabi ba na ako'y isang wise? Dahil nakikinig ako. Ang tanong, pinapamuhay ba natin yung ating napapakinggan? Kung ipinapamuhay po natin yung ating napapakinggan, ang sabi ng Panginoon, you are a wise. Ngayon, dito makikita natin mga kapatid, gumamit po ang Panginoon ng tinatawag na simile. Okay? Ito na. Isa sa lesson na dapat nating maintindihan, pag binabasa natin yung text, tingnan natin kung ano yung mga literary device or figure of speech na ginagamit nung author kung paano niya ikinukwento
yung kanyang mga aral. Ito po ay mula sa aral ng ating Panginoon. Ano ba yung simile? Ang isa daw pong simile involves an explicit comparison. So, meron pong malalim na paghahambing of two unlike things using the words as or like. Katulad dito, sa ating text, gumamit ng simile ang ating Panginoon dahil ang isang nakikinig at isinasabuhay yung kanyang napapakinggan ay wise, kaya inihalintulad siya. Saan siya inihalintulad? Sa isang builder. Okay? Kaya tinawag siyang a wise builder. Okay? Matalinong tagapagtayo. Bakit siya matalinong tagapagtayo? Sabi sa verse 25, Pauline, pakibasa mo nga yung verse 25. Though the rain comes in torrents and the floodwaters rise and the winds beat against that house, it won't collapse because it is built on bedrock. Yun. Okay. No? May tuturing kang matalino dahil nakikinig ka ng iyo, ng salita at aral ng Panginoon, at hindi lang ikaw nakikinig, ipinapamuhay mo, ikaw ay isang wise. At ngayon, inihalintulad ng Panginoon ang isang wise na tao sa isang taong nagtatayo ng kanyang bahay. Na kung saan, sabi rito, itinayo niya yung kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Okay? On a bedrock. Okay? Ngayon, matibay yung pundasyon niya. Dahil itinayo niya yung kanyang bahay doon sa ibabaw ng bato. Now, naalala ko tuloy, no? Nung dito sa tapat namin, meron pong bagong tayo na building. Inabot po ng halos 4 taon o 3 taon mahigit na ginawa po itong building na ito. At nasubaybayan namin na talagang sinigurado nung may-ari at nung contractor na matibay yung kanilang pundasyon dahil malalim talaga yung ginawa nilang paghukay doon sa pundasyon ng building dahil ang taas po ng building. Okay? Importante yung pundasyon, no? Bakit? Kasi po yung pundasyon ang magde-determine kung kaya bang tumayo nung building o tumayo nung bahay kung meron mang mga banta, kalamidad na maaring dumating. Dito sa kwento, no, sabi dito, though the rain comes in torrents. So, merong malakas na ulan na maaring bumuhos. And then sabi dito, and the flood waters rise. So, malakas na pag-ulan, maaring dumating yung pagbaha, and then sabi dito, and the wind beats against that house. Meaning, merong malakas na hangin. So, yung pong tatlong banta na yon ay isang illustration na maaring dumating. Any moment, any time, na hindi mo alam kung kailan darating yung malakas na ulan, malakas na baha, malakas na hangin na maaring magtangka na sirain yung bahay mo. So dito, makikita natin yung picture na ipinakikita ng ating Panginoon. Meron po talagang mga banta. So kung nagtatayo ka ng pamilya, may mga banta sa iyong pamilya. Kung nagtatayo ka ng business, may mga banta sa iyong business. Kung nagtatayo ka ng ministry, may mga banta sa iyong ministry. Kung ini-establish mo yung iyong career, may mga banta sa iyong pag-i-establish ng career. Kung ini-establish mo yung iyong reputation, may mga banta sa iyong pag-i-establish ng iyong reputation. Eh lalo na kung ini-establish natin yung kaharian ng Diyos. Meron din pong mga banta na maaring dumating sa buhay
ng bawat isa sa atin. Subalit, eto na. Kung tayo'y may matibay na pundasyon. Sabi dito, it won't collapse because it is built on bedrock. So, ang resulta, hindi ito matitinag. Ito yung mananatiling matatag. So, dito, pinakikita po, gumamit po ang Panginoon, ang tawag dito ay word picture. Na kung saan yung mga nakikinig, ginamit ng Panginoon yung kanilang imagination, na imagine nyo ba? Parang nagkukwento lang ang Panginoon dito, no? Yung tinayong bahay, mananatiling matatag kasi ito ay nakatayo sa matibay na pundasyon. Okay? So, ganun kahalaga yung pundasyon. Likewise, mga kapatid, yung buhay natin ay mananatiling matatag anuman yung mga pagsubok na dumaan sa buhay natin. Kung tayo'y may matibay na pundasyon. Ano ba yung pundasyon natin? Yung aral ng ating Panginoong Jesucristo. At yung aral ng Panginoong Jesucristo, ipinamumuhay natin. At kapag ipinamumuhay natin yung aral ng Panginoon, hindi tayo matitinag. Ano man yung mga banta na dumating sa buhay natin, meron mang mga kalamidad na dumating sa buhay natin, meron mang mga pagsubok na dumating sa mga pamilya natin. Kung tayo po ay nakikinig ng salita ng Diyos at ipinamumuhay natin yung salita ng Diyos, ikaw ay matalino. At ikaw ay mananatiling matatag dahil meron kang matibay na pundasyon. Kaya nga, ano ba yung mga banta sa buhay natin? Unang-una, karamdaman. Okay? Pero kung alam mo yung salita ng Diyos at alam mo na bumuhay ka ayon sa salita ng Diyos, kahit may mga karamdaman, mga unos, mga bagyo, mga pagsubok sa buhay, mananatili kang matatag dahil sa salita ng Panginoon. You have a firm foundation, ikang nga. Diba? So, hindi lang po yun ang mga banta. Hindi lang po yung, ano ba yung mga banta sa buhay natin, sa pamilya natin, sa business natin, sa ministry natin, sa karir natin, sa reputasyon natin. Ang dami pong pagsubok na maaaring dumating sa buhay natin. Pero isa lang bagay na titiyak natin. Kung tayo nakikinig ng salita ng Diyos at ipinamumuhay natin ang salita ng Diyos, mananatili tayong matatag. Kung babalikan po, kailan ba tayo nagre-reminish? Kanina umaga. No? Kami mag-asawa, nagre-reminish kami. Ano ba yung mga pagsubok na dumating sa buhay namin? Sa pamilya namin? Alam nyo, hindi po kami exempted dun sa mga pagsubok. Hindi ko mo Kristiyano ka o kaya ko mo pastor ka. Exempted ka na sa mga pagsubok. Nagkaroon kami ng mga karamdaman. No? Nawala ng pera. Okay? Nagkaroon ng mga broken relationships. Okay? Nagkaroon ng mga challenges sa buhay, sa ministry, sa family. But thanks. Ha? May mga namatay sa aming mga mahal sa buhay. Kami dumaan sa mga matitinding pagsubok. Subalit, salamat na lang sa salita ng Diyos na patuloy po nagbibigay kalakasan sa amin. Alam namin kung saan kami nakatayo. Alam namin yung mga pangako at salita ng Diyos. At yung salita ng Diyos na natutuhan namin, sinisikap namin na ipamuhay namin sa aming mga buhay. Kaya nga, wise, sabi ng Panginoon. Hindi ako may sabi ha. Si Lord ang may sabi. Tinuturing na matalino ang isang taong nakikinig at namumuhay, ipinamumuhay ang kanyang salita. So dito, makikita natin another
literary device ay yung foil. O yung paghahambing or contrast. Katulad kagabi. Okay, may contrast tayo kay Martha and Mary. Dito naman, yung wise builder, ikinontrast doon sa foolish builder. Okay? Ang tawag doon ay foil. Okay, yung po isang literary device, foil. F-O-I-L, foil. Sa Tagalog, mangmang. Ah, pulis pa? Hindi. Ah, kala ko. Foil pala. Kala ko pulis. Foil. Oo. F-O-I-L. Foil. Contrast ang ibig sabihin nun. Between. So, dito makikita natin. And then, another literary device na ginamit dito, yung repetition. May mga inulit po dito. Yung kwent, yung ang ating Panginoon. So, ang tawag doon, repetition. Ibig sabihin nun, emphasis is gained by a number of techniques that repeat the same word, the same phrase, or the same sentence. So makita natin may mga inulit-ulit dito. So another literary device po yun, repetition. So, sasagutin naman natin yung ikalawang tanong. Who is the foolish builder? Ang foolish builder is one who listens to Jesus' teaching. Pansinin po ninyo. May repetition dito. Pareho silang nakikinig. Okay? Yung wise builder, nakikinig ng aral ng Panginoon. Yung foolish builder, nakikinig din sa aral. Umaatin din ng devo. Araw-araw din nagbabasa ng salita ng Diyos. But what is the difference? Kung yung wise builder nakikinig at isinasabuhay yung kanyang napapakinggan, yung foolish builder nakikinig subalit hindi niya sinusunod, hindi niya isinasabuhay o isinasagawa yung kanyang napapakinggan. Pasok dito, labas dito. Walang pagbabago. Walang application nung salita ng walang Diyos. At walang pagbabago, walang transformation dahil hindi niya ina-apply. Nakikinig lang. So, sa tingin ko, ito yung na-entertainment. Yung salita ng Diyos, ginawang entertainment. Gusto lang niya may libangan siya na may nagagawa siya tuwing alas 8 ng gabi. Nakikinig. Ang gadol lang, tagapakinig lang, pero hindi ipinapamuhay. Well, ang sabi ng banal na kasulatan, foolish. Okay? Basahin natin sa ating text. Sabi rito sa verse 26, but anyone who hears my teaching and doesn't obey it is foolish. No, hindi po ako may sabi niyan. Si Lord. Sa Tagalog, hangal. Hangal ang isang taong nakikinig, subalit hindi isinasagawa, hindi ipinamumuhay yung salita. Sa ibang lingwahe, niloloko mo lang yung sarili mo. You are just wasting your time. Kasi hindi mo naman i-apply yung napapakinggan mo. You're foolish. Sa parang sa English, magandang pakinggan, foolish. Tagalog, hangal ka. Na hindi po ako may sabi nun. Si Lord, sabi niya, hangal o foolish ang isang taong nakikinig pero hindi isinasabuhay. Ngayon, may paghahambing na naman siya. Gumamit na naman siya ng simile. Like a person who builds a house on sand. So, yung isa, wise builder, on the bedrock. On bedrock. Itinayo niya yung kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Subalit, itong taong ito, nagtayo ng bahay, ngunit para siyang nagtayo ng buhay, ng bahay sa buhanginan. Okay? When it rains, and floods came, and the winds beat against that house, it will collapse
with a mighty crisis. Okay? Bakit po? Bakit magko-collapse? Bakit guguho? Kasi hindi matibay yung pundasyon. Nakinig lang. Hindi isinabuhay yung salita ng Diyos. Tulad sa isang taong nagtayo ng bahay sa ibabaw ng buhanginan. Hollow. Yeah. Hollow lang. Oo. Ngayon, dito makikita natin mga kapatid na masaklap yung magiging bunga ng kalagayan ng mga taong yun. Sabi, magandang translation dito sa ano eh. Sa Luke, meron din po siyang counterpart, no? Sa 6:49. Luke chapter 6:49. Ganito yung pagkakabahagi ni Luke. Sa 6:49 ng Luke. But the one who has heard and has not acted accordingly is like a man who built a house on the ground without any foundation. The torrent burst against it and immediately it collapsed. And the ruin of that house was great. So dito gumamit po ng word picture ang ating Panginoon na kung ikaw ay nakikinig, subalit hindi mo yung sinasabuhay, maaring madaling mabuwag ang anumang iyong ini-establish. Halimbawa, ini-establish mo yung family mo, yung pamilya mo, it will not stand kapag may mga pagsubok. Kasi hindi sa salita ng Diyos naka-anchor, hindi sa salita ng Diyos yung foundation ng iyong pamilya. Ganon din sa career, ganon din sa ministry, ganon din sa business. Kung hindi mo sinusunod yung mga business principle, mga business o best practices, may mga violation ka na ginagawa sa iyong business practices, it will collapse. Kahit sa ministry po, mga kapatid. Kahit sa ministry, ni-establish mo yung ministry, pero meron kang kabulastuga na ginagawa o meron kang kabuktuta o kalukuhan na ginagawa, it will not stand. It will not prosper. It will not grow. Even sa family. Kaya nga dito mga kapatid, hinamon niya yung mga nakikinig doon sa Sermon on the Mount. After magturo ang Panginoon mula chapter 5 hanggang chapter 7, hinamon niya yung mga nakikinig sa kanya. And I believe with all my heart, sa dami po ng narinig nyo, natutuhan nyo mula sa ating devo, ang tanong, wise ba ako? O ako ay isang foolish? Ako ba yung taong katulad dun sa nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato? O ako yung taong katulad dun sa isang taong nagtayo ng bahay sa ibabaw ng buhanginan? Na kapag dumating na yung mga pagsubok, immediately, it will collapse. Ang dalangin ko po sa Panginoon sa gabing ito, mga kapatid, maging wise po tayo. Hindi lang tayo tagapakinig, kung hindi, ipamuhay natin ang anumang aral ng ating Panginoon. Handun po yung pagpapala. Handun po yung lubos na pagpapala. Hindi lang po sa nakikinig, doon sa isasabuhay yung kanyang napapakinggan. Magandang gabi po sa inyong lahat.
nawa po ay sama-sama tayong hindi lang makinig, kung hindi sama-sama tayong ipamuhay natin ang salita. Sa gayon, ano man yung mga pagsubok na dumating sa buhay natin, mananatili tayong matatag. Amen. Let's pray. Our Heavenly Father, salamat po aming Ama sa iyong mga salita na natututuhan namin sa pamamagitan ng devotions na ito. Indeed, Lord, ni-remind mo kami. Nais mong lubus-lubusan naming maranasan ang iyong pagpapala. Hindi lang po sa pakikinig, kung hindi, dapat naming ipamuhay ang iyong mga salita. Una-una, humingi po kami ng tawad, Panginoon. Kung may mga salita kaming natutuhan, subalit hanggang ngayon, hindi namin na i-apply, hindi namin na ipapamuhay. Banal na Espiritu, convict us. Banal na Espiritu, tulungan mo kami na masunod namin ang mga salita ng aming Panginoong Jesucristo. Sa gayon, O Lord, anuman yung mga pagsubok, anuman yung mga banta sa buhay namin, sa pamilya namin, sa negosyo namin, sa ministry namin, sa karir namin, mananatili kami anuman yung mga pagsubok na darating sa buhay ng bawat isa. Kaya nga, Panginoon, tulungan mo po ang bawat isa. Tulungan mo po kaming lahat. Sa iyo po namin pinagkakatiwala ang aming mga buhay. Ayaw po namin maging hangal. Gusto namin, Panginoon, na ituring kami na isang wise o matalino bilang isang builder. Salamat po, O Diyos, sa gabing ito, sa mga paalala mo mula sa iyong salita. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, dadako po tayo sa ating pag-celebrate ng banal na hapunan. Dakilang Ama na nasa langit, taus-puso po ang aming pasasalamat na sa gabing ito ay makakapag-partake kami sa banal na hapunan. Muli kaming kakain ng tinapay as a reminder. Sa gayon, hindi namin makalimutan yung diwa ng iyong ginawang sakripisyo sa krus ng Kalbaryo na kung saan inialay mo ang iyong sariling katawan, ang iyong sariling buhay. Panginoon, salamat po sa iyong pagmamahal. Salamat po sa iyong habag at awa sa amin. Kaya mo inialay ang iyong sariling buhay. Mga kapatid, sabay-sabay tayong kumain. Ang tinapay, sumasagisag sa katawan ng ating Panginoon, tanda ng ating pagkilala at pagpapasalamat sa kanyang ginawa para sa atin. Ang juice na ito ay sumasagisag sa dugo ng ating Panginoon. Nagpapaalala sa atin na si Jesus ay nag-alay ng kanyang sariling buhay, nagbuwis ng kanyang sariling dugo upang ang ating mga kasalanan ay mapatawad. Siya ang kordero ng Diyos. Siya ang karapat-dapat na maging haing buhay upang ialay ang kanyang sariling buhay para sa ating kaligtasan. Panginoong Jesus, salamat po sa iyong ginawang sakripisyo sa krus ng Kalbaryo. Salamat po sa iyong kamatayan sa pagtubos mo sa aming lahat at nanumbalik ang aming pakikipag-ugnayan sa Diyos. Mga kapatid, sabay-sabay tayong uminom. Tanda ng ating paggunita, pagkilala, pagpapasalamat sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Salamat po, Amen.
Salamat po. Amen! Salamat sa salita ng Diyos na tunay nga ang araw-araw natin, hindi niyo po ba napapansin na ang pag-aaral natin ng salita ng Diyos ay lumalalim dahil hindi lang tayo basta nakikinig ngayon sa mga sinasabi ng pastor, kundi natututo tayo kung paano mag-aral ng salita ng Diyos. Sana po kayo nakikita niyo po at na-appreciate niyo po yung pag-aaral na ginagawa natin ngayong mga nakaraang araw. Dahil naniniwala po kami na hindi tayo mananatiling tagapakinig lamang. Amen. Darating po yung panahon na tayo na po yung magtuturo sa iba ng mga bagay na natutunan natin dito sa ating Devo, 8 o'clock Devo. At gusto po namin mas maging confident kayo. Yung matrain yung inyong mga mata dun sa mga tinuturo po namin sa inyo. Nawa po ay mai-apply ninyo yun sa inyong mga pag-aaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. Amen, amen, and amen. Thank you po for joining us tonight. Kaboy Pananibang, Sister Marivic, Marivic Villasenor, Kabet del Rosario, Tito Ben, and Tita Judy, Sister Mabel Makadangdang, Fez and Santo, Sister Arlene Uson, Darwin Centeno, Mary Jane Deguia, Janice Panganiban. Alam ko na ikaw pala ay anak ng Kanet at Cowboy. Sabi ni sila nila Ate Tess, siya yung anak ni Kanet and Cowboy. Hello. Kuya Bobby Gonzalez, Kabet del Rosario and Kabolong, si Sir Mean Almuente, Almuente Lanusa, Sister Baby June Estenor. Sana po mabasa ko. Myla Tubera. Ayan. Andali ah. Tingnan natin. Ay. Nasaan na ito? Okay. Sokme, thank you for providing us. Ito ba? Una, 8:55. Okay. Cecilia Armamento, Sister Cecilia Armamento Madroño, Sister Melody Lanusa, Mabel Makadangdang, Marivic Villasenor, Carica Castillo, Sister Glenda Martin, Cabet del Rosario, Faith Rojas, Rex Agusti, Jubes Lopez, Edna Lynn, Edna Nanay Lolita, and Tatay Ador. Edna, hello. Kanet Panganiban, who's the judge? Sister Emma Gonzalez, Brother Jerry Garcia, Ate Joanne and family, Sister Jane Digo and family, Kim, Aya and Miko, hello, Mary Jane Deguia, Perez, Jesusa Ulanay, Sister Josefa, Tatay Edmundo, Brother Ahmed Capuyan and Manigets, Nanay Lagring Magat, hello po, belated happy birthday Nanay Lagring, Sister Annalyn Flores, Kuya Bobby Gonzalez, Lola Peteng, hello po. Hello po. Patricia Palitog, hello Patricia, welcome sa ating Debo. Po Jetro Policarpio, okay. Johan Mateo, I miss you. Good morning. Ate Gemma Sumile, thank you Ate Gemma. God bless you Ate Gemma. Welcome back si at saka sila Rosemary Sherbo, Sister Ellen Ong, Maurita Alcaraz and Arnel, hello. Vlad Alcantara Galano, bro, William and Gwen, hello. Reynald Kuya Ray Gonzalez, Sister Carl Rimas and Mark Jester, Nanay Sean, Rachel, pare-parehas na, Sister Peli, Wilma Taming, Ate Chepo Goon, Reina Jane Centeno, Jairus, Doc Jairus and Doc Asiel, Pastor Florencio Ordinary, Bustamante, Sister Nerissa Aduca and June Aduca, Ka-Edit Deguia, Brother Aldwin, Ana Marie Cabral, Ana Marie Cabral, welcome sa ating Debo.
si Sir Myla Tubera, Jenny Reyes, Ayan Jane, Toti Harder, Jing Popon, Jerome. Si Jerome, Alakdis, Nestor, Rio Nacor, Calusa. Uy, si Nestor, Nestor! Maraming maraming salamat po sa mga hindi namin na... Sister Paz Daulayan, hello yes, po. Yes, Ate Feli Aquino, nasabi ko na ba? Yon, maraming maraming salamat po. Nawa ang lahat ay nabati namin ngayong gabi. At wala po kaming na-miss. Okay, dun po sa mga hindi po namin nabasa yung pangalan, pagpalain din po kayo ng Panginoon. Sa mga nag-share po, salamat din. By the way, sweetheart, bago ko mag-close, masarap yung kasaba. Masarap yung kasaba, oo. Pangalawa, nagpaplano po kaming mag-asawa na bumisita dun sa mga, unang-una sa Urdaneta, sa Hagunoy, sa Bulacan, Palmera, tapos sa Nubaliche. So, pag-pray po ninyo dahil balak naming magdebo sa mga lugar na yun. Halimbawa, magdedebo tayo sa Urdaneta, magdedebo tayo sa Hagunoy, magdedebo tayo sa Palmera, sa Bulacan, sa Nubaliche. So, kaya tayo lang po ang inyong mga antayin po ninyo yung bahay. Aming antayin po ninyo yung aming announcement dahil yun nga po, pinagpipray pa namin. Kaya pinagdadasal namin na matuloy po ito. Dahil gusto po. At gusto rin namin pumunta ng Nueva Vizcaya. Yes. Talaga Nueva Vizcaya. O maraming maraming salamat po. Huwag po natin kakalibutan to share, like, follow, and subscribe. Bukas po, abangan po natin ang Balyena Family. Goodbye! At sa linggo, ang ating Zoom bahay. So, ini-invite din po namin kayo sa Sunday 8:45 ng gabi, ng umaga.